ABS-CBN, mag-overall shutdown na? Kapamilya Stars, paano na? This is Billy T Vlogs. Kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, isubscribe mo na yan para laging updated sa mga bagong video. Mainit-init pa nga ang balita na inaprubahan ng Korte Suprema ang pag-utos ng Office of the Solicitor General na i-off-air ang ABS-CBN kahit pa man binasura ng Korte Suprema ang co-warranto petition na iniyahin mismo ni Sojen Kalida. Sa kabila ng pagbubunyi ng mga kapamilya stars tulad nila Team Chu, Angel Oxin, Coco Martin at ilang mga kapamilya supporters sa pagbasura ng co-warranto at nanalo ang ABS-CBN sa bahaging to, ay hindi pa rin naman tapos ang laban. Dahil ang totoong issue umano rito ay ang prangkisa ng ABS-CBN na nag-expire noong May 5, 2020. At hanggang ngayon ay walang kasiguraduhan kung mabibigyan pa ng another 25 years of franchise. Kaya't paglilinaw ng Korte Suprema na kahit din nag-grant ang co-warranto petition at nakapaboro sa ABS-CBN ay di pa rin nangangahulugan na makababalik ito sa Philippine TV. Ayon mismo sa Chief Justice ng Supreme Court ay hindi na maaaring makapag-broadcast muli ang ABS-CBN dahil malinaw sa batas na nag-expire ang kanilang prangkisa at di pa makakuha ng panibago. Kaya naman ito ang pahayag PNA of Philippine News Agency. Solicitor General Jose Kalida on Thursday said ABS-CBN Corporation should remain off the air after the Supreme Court declared moot the co-warranto petition filed by his office against the network. In a statement, Kalida said his office is yet to receive a copy of the ruling and will consider its option once they receive the same. The OSG has not yet received a copy of the Supreme Court decision. Once a copy of the decision has been obtained, the OSG will study the possibility of filing a motion for reconsideration. If necessary, given the constitutional issue on the foreign ownership raised in the OSG petition, it pointed out. He, however, said ABS-CBN must remain shut off since the cease and desist order of the National Telecommunication remains valid because of the expired license. It must be noted that in its cease and desist order issued on May 5, 2020, the National Telecommunication Commission directed ABS-CBN to stop operating its television and radio broadcasting stations nationwide, absent a valid congressional franchise required by law. He said the network can resume broadcast operation once the High Court issues a temporary restraining order against the NTC move. On Tuesday, the Supreme Court dismissed the petition for co-warranto filed against ABS-CBN Corporation on the ground of mootness after it voted unanimously to dismiss OSG's petition because the network franchise of ABS-CBN has already expired. The High Court, however, did not touch the issues on the case of ABS-CBN Convergence. Kalidad claimed that ABS-CBN has been broadcasting for a fee, which are beyond the scope of its legislative franchise. The OSG has attached the documents from the Securities and Exchange Commission, which show that ABS-CBN Corporation has committed a violation that Philippine Depositary Receipts, PDRs, must be sold only to Filipinos. It has stated that ABS-CBN Corporation shares were transferred to ABS Holdings, which later unissued financial securities in the form of PDRs, which were then issued to both Filipino and non-Filipino nationals. In its co-warranto petition, the OSG barred the Singaporean firm Prudential Singapore Holdings is a deemed substantial holder of 15,656,570 PDRs issued by ABS-CBN Holdings. It added that Mercury Media Holdings Limited also purchased PDRs issued by ABS-CBN Corporation worth 2.3 billion pesos.
Mercury Media Holdings Limited is an affiliate of US-based Capital Group of Companies, one of the world's largest investment management organizations. Under the Constitution, media entities must be 100% owned by Filipino, and its PDRs must be sold only to Filipinos. The OSG added that ABS-CBN Corporation allegedly violated the terms of franchise by offering pay-per-view channels via TV Plus, which is supposed to be used for free by the public. TV Plus is being sold in the market by ABS-CBN for a fee. Sa naging balita nga na ito, inilabas ng PNA at balitang inihayag ng Solicitor General na ibinasura ang co-warranto petition ay nanindigan ang mga mambabatas na tama si Solicitor General na i-off-air ang ABS-CBN. Labag umano sa 1987 Constitution ang naging desisyon ng ilang ABS-CBN lawyer na tila ipaglaban ang co-warranto petition at ibasura ng Korte Suprema. Gayunpaman, naniniwala ang Supreme Court na manatiling sarado ang ABS-CBN dahil sa malinaw sa franchise law ng Pilipinas na nag-expire ang prangkisa ng Kapamilya Network. At hanggang walang nagiging desisyon ang higher court para bigyan ng another 25 years franchise ang ABS-CBN, ay mananatili itong sarado. Kaya sa kanilang naging official statement at paghamon muli ni Solicitor General Jose Calida, na dapat lang ipaglaban muli ng mga matitinong abogado na ipasara ang ABS-CBN dahil sa mga anomalyang pagbebenta nito ng PDR sa ilang multimilyong kumpanya sa ibang bansa. Anong masasabi niyo mga paps sa usaping ito? I-commento lang sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Salamat sa panonood!